Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan, kundi ikaw. Ang paglukog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami ay mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman, kami ay lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti,
At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya ay walang katapusan. Ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mabait na lubha lalo sa mahirap, ang pagiging matwid ay di nagwawakas, buong karangalan siyang itataas. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magsitayo po ang lahat. Sa aking aral, hamat ako'y mananahan. Alleluia, alleluia, alleluia. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggagawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong
matatamong gantimpala. Bukat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilibos at gagantihan ka ng iyong Ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong Amang nakakikita ng kabutikang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang wag papansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong Ama na hindi mo nakikita ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutigang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa ating Ebanghelyo ngayong umaga, ang ating mahal na Jesus Nazareno, pinapayukan tayo na huwag tayong maging mayabang.
Papaano natin ipinapakita na tayo ay mayabang? Nagdadasal tayo o kaya nag-aayuno o kaya nagbibigay ng limos o kaya nagkakawang gawa o kaya gumagawa ng mabuti. Pero ang layunin natin para makita lamang tayo ng mga tao at tayo ay purihin. Ang habol natin para tayo ay mapuri ng mga tao. Kayabangan yan ang gusto ng Panginoong Jesus Nazareno. Kung gumagawa tayo ng mabuti, dapat ang layunin natin, pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa ating kapwa at wala nang iba. Huwag na tayong gumawa ng anumang bagay para lamang tayo ay mapuri ng mga tao. Iwasan natin ang maging mayabang. Iwasan natin ang mga ginagawa ng mga Pariseo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan at pag-ibig para sa mga biyaya ng katotohanan at katapatan sa simbahan at sandaigdigan. Ang ating tugon, panatilihin mo kami na malinis sa iyong paningin o Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Ang simbahan naway isaloob ang gawain at misyon ng pagpapanibago upang malinaw na maunawaan ng lahat si Kristo. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga pari at mga relihiyoso naway maging mga masigasig na tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang sariling buhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga lingkod, pangmamamayan at komunidad naway maging tapat at hindi makasarili sa kanilang gawain ng paghatid ng katarungan, karangalan at pagkakaisa sa mga taong pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Ama naming Diyos, tulungan mo kami na ibigin at paglingkuran ka sa diwa ng katotohanan sa pamamagitan ni Jesus na aming daan patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo isang bayan na
upo'y nagmamahal sa'yo. Saan iyon nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa kisag ng bigay mong kalikasan. Saan iyon itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa kisag ng bigay mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay ginawa mo na may angking katauhan na dapat pagkainin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mo na kami ay huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kaganda kang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sagagad mo na siya ay iwastong lubos. Siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na
maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Broderick, aming tagapangasiwa, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ang kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmakal, ang pinagsalukan namin na banal na pakikinabang na nagpahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang narito na nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Padre Jesús Nazareno.